Para talagang ano, ayan, nire-record po ulit. So we're privileged to have you here, Coach Roe. And everyone is excited as well to meet you and to learn from you. So ladies and gentlemen, let's welcome our guest speaker for today, Coach Roe. Yes, the best. Yes, the best. Yes, amazing. Yes, the best. For amazing. Yes, the best. Sunday morning, no? GLs, TLs, and fellow partners. Kumusta po lahat? Yes, amazing Sunday. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po. So, excited po akong i-share sa inyo to. So, meron po akong rule, no? Meron po tayong rule kasi medyo stricto ako eh, no? So, kumbaga, yun nga, hopefully sana on-cam lahat kasi mas masarap magkwento kapag ano eh, naka-on-cam tsaka nakita ko yung mga mukha niyo talaga. Tama. And number two, talagang ano po ako, kumbaga, nabanggit nga ni GL Mariam na iba-ibang bansa pala. So iniisip ko ako, baka English to, naku yari, mananong-speed ako. So I wouldn't just di lang pala. So kumbaga kay best, ano, kay Coach Benji, siya yung best coach, no? Ako naman po, tawagin niyo kung amazing coach ng bayan, alright? Yes, amazing yes, coach. I am coach. I am Gromelad. Ako po yung amazing coach ng bayan. And ayoko na pong patagalin pa kasi po ito po yung ano, ito yung kumbaga, ito yung resibo ba? Kumbaga ito yung result din ng gusto kong share sa inyo for pagiging life coach ko. Okay? So, walang tulugan, walang kukurap, at talagang kumbaga, this is it, no? So kumbaga i-create natin, I'm creating possibilities na makreate natin yung atmosphere of listening and talagang kumbaga makita nyo kung paano yung simplicity, the power of simplicity. Alright? Okay. Alright. Pati-type sa baba, game na! Yan, type tayo. Type lang, game na. Okay, I'm going to share my screen. Ayan. Ayan. Okay. So, ang topic po natin ngayon is how to be successful in all areas of your life. Grabe po, no? So, kung makita nyo yung pinaka-title, no? How to be successful in all. As in all talaga. Di ba? So, magandang ganda nito kasi in all areas, maybe sa families, community, financially, physically, mentally, kumbaga ito magkakaroon tayong tinatawag na breakthrough to success. Excited na kayo? Yes! Okay po. So, paano maging successful? Okay. Una sa lahat, ano ba ang sikreto ng mga milyonaryo? Katulad ni Coach Benji, ano ba sikreto ng mga mayaman, mga tycoons? Sige nga po, paki-chat nga po. Ano ba? Sige ba? Make a guess, no? Ano ba yung sikreto ng mga milyonaryo? Yun. Masipag. Okay, keep on coming. Negosyo. Positive mindset. Come on. Ayan. Hardworking, consistent. Okay po. Good. Pero po ba? Abundant mindset. Very good. So, unang-una po sa lahat, di ba? Lagi na lang ito po, kaya nga po ito yung tinatawag na overlook natin, no, sa ating sarili. Sabi nga po, para maging successful tayo in all areas of your life, kailangan ng unang-una na gagawin natin ay always keep smiling. Alright? So, give me that big smile. No? Big smile naman tayo dyan. Gusto ko makita. Big smile po kasi this is the day po talaga. This is it. Ito yung breakthrough natin sa mga gagawin natin ngayon. Kasi ano yung smile? Come on, smile daw! Smile! Alright, ibigay na natin lahat. Ano po ba yung smile? Kasi po, meron po siyang talagang kabuluhan talaga. Meron siyang talagang tinatawag na abbreviation. Smile means we see miracles in life every day. Amen? We see miracles in life every day. Kaya po, kailangan tayo nakasmile. We need to create that lovely smile. Okay? Yan yung laging sinasabi ni Coach Benji. You need to smile. Kasi yun yung pinaka talagang ano niya. Yung pinaka meaning niya talaga eh. Amen ba? So, see miracles in life every day. Okay?
sabi nga natin, okay, may nakaka-smile tayo, pero ito po ang dapat natin tandaan. Okay? No matter how difficult your past, you can always begin again today. So paki-chat po, paki-type today. So anuman ang pinagdadaanan mo, no? Anuman mga hugot natin sa buhay, hugot mo sa buhay, importante magsimula ka ngayon. As in, hindi bukas, hindi balang araw, kundi ngayon. Alright? Make sense? Okay, next tayo. Ngayon na talaga. So, Coach Ro, ano ba yung, paano maging successful in all areas of our life? So, hindi lang talaga siya financially. Kumbaga, ang kaganda kasi po nito talagang in all areas talaga. Okay? Paano maging successful? Ito na po yan. So, in order for us to be successful, sabi nga po, we must take 100% responsibility for your life. Okay? Ano ba yun? Hindi siya 99%, hindi 98%, kailangan 100% responsible tayo. Pakitype po, responsible. Kailangan responsible tayo. Okay? So, in Tagalog, alam nyo na yan, kailangan talagang accountable ka, kailangan kumbaga aakuin natin yung responsibility natin. So, yan po yung tinatawag natin, papasok yan, yung tinatawag natin, no be easy principle. Alright? So, ano ba yung no be easy principle? Sabi nga po natin ulit, in order for us, no, para maging successful tayo, no, areas of our life, kailangan ma-create natin yung no be easy principle. Okay, coach, ano ba yung no be easy? Okay, sabi ko nga po ulit, this is all about you. Hindi ito kapitbahay, hindi ito makaibigan mo. This, baga, itong time na ito is all about you. Ito yung coach, life coaching na ginagawa po namin na this all about you. Okay, let's start with B. Ano yung B? B is kailangan no blaming. Para maging successful tayo in all areas, kailangan no blaming. Pakitype po, no blaming. Sa Tagalog, G. L. Mariam, anong Tagalog ng no blaming? Walang sisihan. Walang sisihan. Walang manisi. Okay? Walang manisi. Walang manisi. Si Upline kasi, dahil sa kanya eh. O dahil sa iyo eh. Diba? Kumbaga, kita niyo po, kumbaga, very simple, pero oo nga, no? Kung titingnan natin sa mga nakaraan natin, kakalina lang siguro, binuto lang siguro, ilang blaming na ba ang naisip natin sa ating subconscious mind, okay? So, no blaming. So, what about letter E? Okay? Letter E. Letter E stands for no excuses. Okay? No, in order for us to be successful in our spare life, kailangan stop making excuses. Okay, pakitype po, no excuses, Tagalog. GL Mariam, ikaw ang aking translator ngayon. Parang English to, international to, tapos magiging Tagalog ang translation, no? Para masaya. Kasi syempre, bawal magdahilan. Bawal kang magdadahilan. Tama po ba? Alam na this eh. Kumbaga, alam naman po natin eh. Pero, oo nga, no? Kaya pala, kapag kumakita niyo po, no? Ganito po, I'll give you example. Ma'am, pag lalabas kayo, okay? Paglabas nyo, nakarinig kayo sa mga kapitbahay nyo na nagbe-blame, nag-excuses, so makita nyo yung buhay nila. Oo nga, no? Kaya pala siguro hindi sila umuulad, hindi mayaman kasi punong-puno ng blaming, punong-puno ng excuses, right? Simple as that, yung mga simple matters, kung titignan mo yung estado ng buhay, kaya pala sila ganun. So alam nyo, parang nag-manifest siya, nagkakaroon siya ng manifestation from there. Okay? So what about letter C? Huwag natin panatagalin. Letter C stands for no complaining. So this is a no complaining zone. Alright? Pakitay po, no complaining. Sa Tagalog, GL Mariam. Nang mareklamo. Wala nang reklamo. Zip! Wala nang magreklamo. Huh? Kaya nga, kumbaga kung titingnan po natin dito sa, kasi po, titingnan nyo, no? Kumbaga ako bago pa lang dito sa ating Team The Best. 1 week pa lang po ako. Pero kung titingnan po natin yung way back na pagdaan namin ni Coach Benji,
Alam niyo po ba yung mga training niya, narinig ko na yun 25 years ago. Can just imagine kung ako nagbe-blame, excuse and complaining, sa tingin niyo ba nandito pa ako? Mm-hmm. Kumbaga yung excitement namin ni Coach Benji, as in talaga yung batch namin before, binilang namin, Coach, parang tayo na lang natitira. Alam niyo po ba yun? Kumbaga parang, kabi nga po, parang sabi ko kanina, no matter kung ano man yung hugot mo sa buhay, importante, you can always begin again today. Amen? So, amen. Ulitin po natin uli. Para po ma-recall natin, no, ano yung BEC? Starting today, kailangan No blaming. No excuses. And no complaining. No complaining. Coach Rowe, madali eh. Pero meron po ako tinatawag na challenge. Alright? So, ito po yung challenge natin. Okay. Ang challenge ko po sa inyo, no? Parang challenge natin, no? Pakitype dyan yung challenge accepted na cha-challenge yung sarili nyo, no? Sabi natin, this is all about you. Beginning today, o itong morning na to, magkakaroon ka ng 21 days, no? To create that habit of no BEC. Taas ang kamay, ang gustong sumama sa challenge accepted. Okay, pakitype po. Beginning today, okay, kikreate ko yung no BEC principle. Beginning today, no blaming, no excuses, and no complaining. Kaya? Kaya. Kasi yeah. Sabi ko nga po sa inyo, before po ako magpatuloy uli, I will give you a brief background of myself. Kung makita niyo po si Coach Rowe, hindi po ako ganito before. Kasi po, nung five years old po ako, sinabi po ng tatay ko, sabi ng daddy ko, Del, wala ka sa plano. Aksidente ka lang eh. You can just imagine po, sa isang five-year-old na sinabihan ng magulang. Alright? Del, wala ka sa plano, aksidente ka lang eh. So from there po, binot ko yung idea niya nun eh. Binili ko yung idea ganun, oo nga, kaya pala. So nung nag-aaral po ako, nung simula nung grade school, kasama ko rin kapatid ko, na sabay po ako nag-aral sa kanila, kumbaga parang accelerated po ako eh. So napansin ko, nung grade 6, siya po ay naging salutatorian at maraming medal. Samantalang ako, wala akong medal, pero ang aking apelido ay Melad. So kumbaga parang, oo nga, no? I was starting to believe na, oo nga, kaya pala, aksidente ako at wala ako sa plano. Can just imagine that. And then pag lalabas kami, magsisimba kami, apat po kami magkakapatid eh. Isang babae, tapos tatlo po kaming lalaki. Yung babae ko pong kapatid ay napakaganda. Yung dalawang kapatid ko pong lalaki ay napakagwapo. Samantalang po ako, yung dati, cute lang po ako dati. So, alam niyo po yung kumbaga, pag naglalakad kami, namamasyal, sasabihin ng tao, Rodel, bakit ganyan ka? Ano ka ba sa labas? You can just imagine yung abuse, yung verbal abuse na naramdaman ko yung time na yun. Kaya po nung pag yung 5-year-old ko hanggang sa paglaki ko, binaon ko po yun. Punong-puno po ako ng sama na loob. Punong-puno ako. Alam mo yung sama na loob sa magulang, sa mga tao. Kasi parang I'm feeling unloved. Alam mo yung parang lahat ng nakikita ko sa buhay ko, kumbaga, parang malaking stumbling block. Kaya nung paglaki ko, puro mura. Puro mura po ang marinig niyo sa akin. Hindi po ako ganito before. Alam niyo, talagang galit ako sa mundo. Kasi KSP po ako eh. Kulang ako sa pansin. Kulang ako sa pagmamahal. Kaya no matter what, ano pong gawin ko sa mga magulang ko, sa kapatid ko, parang may kulang. Sino po nakaka-relate? Meron po ba? So kumbaga, alam niyo po yun? Kumbaga, bakit ko tinuturo po? Bakit po nangyari itong tinatawag no BC principle? It all started po nung June 5. Natatanda ko na June 5 of 2015, ito po, dito po ako nagkaroon ng breakthrough. Okay po, meron na rin po akong asawa noon. Pero nung time na yun, hindi ko pa nakikita to. So talagang kumbaga away, kumbaga antagal kong magtampo. So talagang grabe. Maski na naging engineer na ako, nakatapos na ako ng civil engineering, nakapasa na, nagtatrabaho na, pero parang laging may kulang. And
until I found out itong Nobi is a principle. That's why I'm sharing with you kasi ito yung nagkaroon ng breakthrough sa buhay ko. Okay? So, to cut the long story short, ito na po yun. Kaya sinasabuhay ko kasi po, ito po yung natuturo ko din sa mga bata. From youth to gayut o to senior citizens, importante kasi po itong Nobi is natin, it works for human being only. Okay? So if you really want to work this principle, kailangan mag-work po sa inyo, kailangan i-leave po natin to. Challenge accepted. Okay? So 21 days, kailangan create natin beginning today. Okay, count natin. Kasi pag hanggang 90 days yan, mag-create po yan ng lifestyle. So ito po. Okay, ito po ang gagawin natin. Kailangan magkaroon tayo ng accountability partner. Kailangan may partner ka rito. Like, alibawa tayo, GL Mariam, o magkasabihan tayo. Magsabihan tayo ng no-BEC, kailangan maging aware tayo. So every time nag-uusap tayo, tapos nakapag-blame ako, sasabihan mo ako, uy, coach, nag-blame ka. Ah, oo nga, no? So from there, magkakaroon tayo ng awareness. Okay? Magkakaroon tayo ng awareness from there na kumbaga, ah, okay? So kumbaga nagkakaroon tayo ng tinatawag na, oo nga, nag-blame ako, nag-excuse ako, nag-complain ako. From there po, ito yung tinatawag nating gagawa tayo, kikreate tayo ng Nobi is a penalty jar. Ano ba ito? Tumba itong penalty jar is every time mo sa community mo, sa family mo, o sa grupo mo, every time may magsasabi ng magbe-blame, maglalagay ng 10 piso dyan. Pag may excuses, 10 piso. Kapag magko-complain, 10 piso. So ito po yung nangyari sa grupo ko po dati, no? So naglagay din po kami ng ganyan. So for 1 month, aba, ang dami naglalagay ng 10 piso. Kasi nga, di ba, kumbaga nasanay kasi naging lifestyle eh. Pero second month, parang umuunti na yung naglalagay. So ibig sabihin, alam niyo, nagiging awareness eh. Nagkakaroon na ng awareness at the same time, nagkakaroon ng form and habit and lifestyle na oo nga, no? Kumbaga, if I really want to be successful in all areas of my life, kailangan makreate ko yung no-BEC principle. Amen? So, make sense? So, makita nyo, napaka-simple. Hindi naman natin kailangan itingnan sa dictionary, pero yun na lang eh. Kumbaga, it's all about awareness. Yun po yung tinuturo ng life coaching. Ito yun ang tinuturo ng neuro-linguistic programming. It's all about the language. Ito yung language na talaga, kumbaga, makikreate natin. Okay? So, no matter anuman mangyari siya in the past, anong gagawin natin? We begin again. Pakitype. To die. We begin again today. Alright? So, sabi ko nga po, the principle will work. Partners, if you really work the principle, isa buhay po natin yan. Kumbaga sabi nga ni Coach Benji, kailangan may resulta. Kailangan may resibo tayo. Ayon nga. Okay? Alright? Thumbs up po tayo. Alright. Okay, next po natin. Okay, coach. Sige, hindi na ako mag-blame, hindi na ako mag-excuse, hindi na magko-complain. Anong gagawin ko? Tatahimik na lang ako. Hindi po. Dito po dumaan yung tinatawag natin yung language. Can I ask you a favor? O pwede po mag-request? So from there po, ito yung makikreate natin. O yung level of language na kumbaga, maano natin yung tinatawag na abundance, yung space of ano talaga yung positive mindset. Okay? Mag-request ka sa TL mo, sa mga grupo mo. It's all about favor and request. So makita natin, tingnan nyo, kung makita yung puno, kumbaga sa mga next Zoom natin, next mga Zoom meeting natin, makita nyo, kumbaga makreate natin yung no-BEC, iba talaga eh. Kasi bakit po? Kasi kapag nakreate natin yung no-BEC principle, makita niyo po, no, kumbaga mag-iiba yung galaw mo, mag-iiba yung palata mo, mag-iiba yung pananaw mo. Doon papasok yung sinasabi ni Coach Ben, mataas yung pag-iisip, yung gawa, at syempre ang resulta. Kasi it all start with us po eh. Kailangan magsimula po sa atin. Pakitay po, magsisimula po sa atin. Ako ang simula. Alright? Ako ang simula nito. Amen? Okay, so ulitin po natin, let's recall, no, if you really want to be successful in all areas of your life, ano po, starting today, no blaming, no excuses, no and complaining. Simple. Simple po, pero yun nga, I will challenge you guys, no,
21 days challenge po talaga. Kapag nagawa po natin to, grabe, grabe po yung breakthrough talaga. As in, yung stumbling block ko po dati sa buhay ko na kumbaga wala akong makitang maganda, parang ang laking rock nito. Simula po nung ginawa ko to, grabe, parang boom, parang sumabog siya at nakita ko talaga. Doon ko nakita yung my best, the best version of myself. Akala ko kasi ganun lang ako eh. Yun yung utak ko before eh. So ngayon, nung nakita ko na nag-widen yung OBEC principle, doon na lumabas yung mga core gift. Ah, kaya ko pala. Kaya ko gumawa ng e-book. Kaya ko tumugtog. Kaya ko mag-life coach. Kaya ko mag-entrepreneur. Alam niyo po ba yung pagka, sky's the limit ba? Because of that OBEC principle. And that's why I'm sharing with you po. Kasi talagang, kumbaga, it changes lives po talaga. It changes lives. So kumbaga yung mga kasama nyo dito na nawala dito, please lang po, isabuhay nyo muna and then ikalat po natin kasi grabe, grabe maging impact nito sa mga loved ones nyo rin po. Alright? So, matatapos na po ako. And remember, something good's going to happen to you today. Pakibanggit po lahat, something good is going to happen to you today. Something good is going to happen today. All right. Something good is. Okay, ang kailangan lang ay anong kailangan natin? No BEC. Maniwala ka. Believe in yourself. Maniwala ka. Lagi ko nababanggit na ni Coach, maniwala ka. Something is going to happen to you today. Kailangan lang maniwala po tayo. And bilang last po na quote ko po, no, ito yung favorite quote ko, no? There are so many things in life that will catch your eye. Ano Tagalog niyo dyan, Mariam? Take it away. Maraming bagay sa buhay. Maraming bagay na makikita ka, no? Sa iyong buhay. Na makaka... There are so many things in life that will catch your eye. Marami, oo. Marami kang Tagalog, makikita. Ah. Ang hirap pala sa Tagalog. Parang ang hirap yung oh, English na lang po natin, di ba? So, marami opportunities. So, marami pong, kumbaga, example, marami pong mag-aalok din sa atin ng mga opportunities, right? Uy, sali ka dito. Malaki dito. Uy, sali ka dito. Meron na akong ibibigay sa yung mga, ano. Kumbaga, there are so many temptations. There are so many, kumbaga, opportunities na pwedeng mag-grab natin, no? Since sa JC, nasa Team the Best po tayo. Pero ang kagandahan po nito, no, kumbaga ito yung conviction ko, ito yung commitment ko rin po, no? But only JC and that the best team will catch your heart. So, yeah, labaw puso. 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 And from there po, no, yes, the best morning po and thank you very much. Yes, the best. Thank you. The po. Best. Ano? Grabe, syempre, no? Thank you, Coach Ro. Actually, tama naman, no? Yes, the best talaga, no? Pag ikaw, loyal ka sa ginagawa mo ngayon, magiging loyal din ang kumpanya sa'yo. Alam mo yon? Kung ano man yung ginagawa mo ngayon at loyal ka sa company mo ngayon, pati income mo magiging loyal sa'yo. Oh. No? Kaya, tanggalin na, wala na dapat tinitingnan pa sa iba. No? Sabi nga ni Coach Ro, mahalin. Kapag ano, in short, mahalin mo yung sariling atin, no? Kung nasaan ka ngayon, saan ka tinanim ngayon, nasa tamang buto ka na ng pinagtataniman. Kaya hayaan mo mamunga ka ng sobra-sobra dito sa company na to. No? At ikaw ay nasa eralista at lalo na nasa Team the Best ka. Yes. Nothing will go wrong, no? Nothing will go wrong. Talagang amazing yan, Coach Rose. Siyempre, hindi naman natin pakakawalan to, no? Nang wala tayong maririnig na sharing kung anong learnings or kung ano ang gusto nyong sabihin kay Coach Rose or ano ba ang natutunan nyo, sharing tayo. Siyempre, iba to eh, no? Millionaire's Club, Coach Ro. No, alam niya na kung sino niyan, ha? Millionaire's Club, syempre, no? The founder of Best Hawk, no? Top earner, consistent top earner, syempre. Grabe yan, magmahal sa
sa grupo. At grabe rin po yan, Coach. Ay, kaya ko po ini-intro para makilala mo po sila isa-isa, no? At grabe din po yan magmahal sa grupo, no? I want you to meet Tia Jane Rabanzo! Yes, grabe yan! Wow naman, ako pala yun. Kala mo ako ah. Oo nga, kala ko si Tia Lufranz. Isa yung host eh, host kami. Ah, ako pala yun, ayan. So, salamat Tia Mariam, ayan, hello Tia Lufranz. And syempre, grabe guys. Grabe, kaya hindi ko rin pinalampas, no? 'Di ba? Yung simpleng ano, invitation ni Coach Ro kanina. Nabitin kami lahat, nasa 11 PM Zoom kami, magkakasama kanina Tel Maria. Eh nag-ano siya, sabi niya, nag-invite siya. 'Di ba? Ang sabi niya, something great. Ano ba, paano ba yung ano, yung invitation ni Coach Ro kanina? So parang grabe, na-curious, ano, di ba? Nag-goosebump pa nga ako eh. Goosebump pa ako kanina. Sabi ko, hindi ko palalaman. Something good's going to happen mamaya 1 o'clock. Yes! Oh, guys, grabe, no? Grabe naman talaga ang coach. Talaga, mapapaano ka talaga. O, di ba? Kaya sabi ko, oh, sige. Alam nyo naman, no? Saka lang ako napupunta sa 1 a.m. pag ako ang host. Honestly speaking. Oh, 'di ba? Coach Ro, ngayon lang ako ulit, ano, ngayon lang ako bumisita ulit sa 1 a.m. Zoom, guys. Oh, 'di ba? Ayan, first time kasi sabi ko, alam niyo, isa 'yan sa mga isa din na ano natin no, na kailangan may growth mindset tayo na talagang laging uhaw, makinig sa wisdom. Siyempre, sabi ko first time ko siyang maririnig, first time ko maririnig ang isa pang life coach, oh, 'di ba? So hindi natin pwedeng palagpasin, guys, ang mga opportunities na ganyan. Oh, 'di ba? Kasi pwede namang maulit eh. Uulitin ni Coach Royan for sure. Pero may mga nabanggit siya today kanina na alam yun, pwedeng maiba niya yung ano, yung mga bagay na sasabihin niya the next time. Hindi ko alam kung nare-realize niyo na every time na makikinig ka kahit paulit-ulit 'yan, may nare-realize ka talaga or may nagpa-pop up bigla sa utak mo. Kaya ako,